Ayun. So, good day guys. Welcome back ulit dito sa ating Palaboy Trader na Cryptokoto channel. So, nakasabay ka ba dati sa BAM Crypto Games natin? So, kung hindi po or na-enjoy mo siya dati, tamang-tama, meron tayong another version po ng ating BAM Crypto. So, ang pangalan po ng games natin ito is si Metabotz naman. Ayan. So, inspired po siya kasi ni BAM Crypto po yung ating game naman. Okay, so meron siyang upcoming na beta launch po ng kanyang game. So maganda to, matitest natin yung games. Syempre bago natin pasukin yung ating mga NFTs dito, di ba? So anyway, pag-aralan po natin kung anong meron sa kanya. I-double check po natin yung ating website. Tapos yung available po na information dito kay Metabotz naman natin. Yon, so welcome pa guys dito sa ating channel at pag-usapan po natin kung ano meron dito sa bagong games po natin na kinopya nga po niya si BAM Crypto natin. So ang pangalan po niya is Metabotz nga. Okay, so bago natin umpisan yung ating discussions, as usual guys, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palaboy Trader na Cryptokoto channel. So i-check mo na lang po yung mga latest na uploads na videos. And then syempre yung ating disclaimer guys, invest only what you can afford to lose dito sa ating mga play-to-earn games. And then, yung ginagawa natin is for education or review purposes para later on kung mag-decide ka na gusto mong puntahan yung games natin, at least meron ka na pong reference naman sa kanya. Okay? So, pasadaan natin kung ano meron dito kay Metabotz. So, one day na lang habang ginagawa natin itong video. So, most likely available na po yung beta launch po ng ating game sa kanya kapag nakarating sa iyo yung ating video. So, dito sa homepage, meron siyang marketplace pero coming soon pa yan. Roadmap, nakita natin. Tokenomics, konti pasada tayo. Pati yung white paper or siguro yung ating pitch deck para makita natin yung summary ng ating mga games naman. So, antayin natin to. After lumabas na ito, then pwede mo nang i-click yung ating play now button. So, Metabotz, deploy, destroy, and earn nga po siya. So, andito po yung ating mga social media links naman. So, bisitahin natin ng konti yung kanyang Twitter. So, ito po yung ating pinaka-Twitter sa kanya. So, naghanap ako ng bagong information. So, nag-start po siya na mag-join dito sa ating Twitter account last January 2022. So, medyo matagal na tong games natin guys. So, since last year, nag-umpisa na po yung conceptualization ng ating game. So, ngayon ang followers niya is, tingin ko organic to kasi 5,730 lang. So, hindi kagaya ng ibang games natin. Diba? March or April pa lang is nasa 20,000 na mahigit yung kanilang mga followers. So, organic yung ginawang promotion nitong si Metabotz natin. So, yun nga, yung pinaka-main event natin sa kanya is yung beta launch po ng ating game. So, abangan po natin yan. Wala akong makita na na mga ama po ng ating developers ng games. Kasi kung medyo matagal na siya, dapat most likely meron na siyang mga, yun nga, yung ating mga ama na ginagawa sa kanya. So, bakit natin nasabi na para siyang BAM Crypto? Kasi yung itsura pa lang niya, guys. So, ayan. So, gantong-ganto yung pinaka-gameplay natin sa kanya later on. So, parehas na parehas po kay BAM Crypto naman natin. Okay? So, tignan pa natin kung anong meron dito sa website. So, what is Metabotz? Metabotz is a play-to-earn gaming platform where players collect MTBZ. Ayan. So, yan po yung pinaka-main token natin. Iisa lang guys yung token na gamit natin. By blowing up crates, deploying troops, managing their base, and trading all money rewards all in the comfort of their own home. So, the platform offers wide variety of game modes that suits players' different preferences from passive gameplay to active tournaments natin. So, ito nga, yung links ng white paper at saka pitch deck. Mamaya po, bisitahin natin yan. Tapos guys, ito na yung nakita nyo sa Twitter natin. Pwede pong palitin to. Ayan. So, pag titignan mo siya guys, so ito yung token natin, status. Meron siya laboratory, may shop, headquarters, and then settings. Tapos kita mo, ito din yung makita natin kay BAM Crypto, di ba? So, kung nagustuhan mo yung games natin ni BAM Crypto, so for sure, magugustuhan mo din itong games natin, guys. Ayan. So, ganyan po yung gameplay natin. Yung mga gumagalaw, yan po yung mga NFTs natin. Tapos, nakita ko yung price ng NFT natin, guys. So, kung tama yung nabasa ko, $2 lang yung isang NFT natin. Tapos, up to maximum of 18 characters or NFTs, pwede ka pong mag-mint sa isang wallet naman natin. Okay? So, alam mo na siguro yung gagawin mo kung dati naglalaro ka po ng ating BAM Crypto. Ayan, So, nandito yung parang status sa mga NFTs natin. So, meron siyang may mga stats guys dito. So, yun yung mga nakita ko sa kanyang pitch deck kanina. So, ito yun Ayan. So, kung ito yung mga heroes natin, yung pinaka-items na kailangan mo na stats, meron siyang power, energy, most likely stamina natin yan, speed,
firing rate at saka yung reach. Ayan. So yan po yung mga makikita mo na numbers sa ilalim po ng ating pinaka-main na gameplay. So guys, yung pinaka-main feature kung saan magkakaroon tayo ng play to earn or kita dito sa games natin, meron siyang scavenger hunt. So parang PVE yung style na ito. MHQ, meron din siyang mga quests. Metamerge, yung combining ng mga NFTs. And then, siguro yung pinaka-last na event niya, yung ating player versus player na galawan. So ito po yung ano, pinaka-scavenger hunt. So in scavenger hunt, bots are sent into missions to loot for all resources from every terrain. So parang PBE nga po yung style. To fuel the planet's core to survive. And then every chest, cosmic rock contains various MTBZ tokens that can be used in exchange. So marketplace and other in-game processes. So up to 18 bots yung pwede mong isend in every mission. Players automatically get disconnected from their bots after 25 minutes of idle time naman natin. So most likely parang ito din, di ba? So meron siyang mga boxes dito eh. Yun yung mga sinasabi niya. Kung saan pwede siya makakuha ng mga pinaka-resources ng ating game. So most likely ito yung pinaka-main game na feature po na available sa kanya. Okay? So ito yung mga style ng mga NFT bots natin. So ganyan lang po yung itsura. So nakita mo naman yung gumagalaw. Ganito na yung itsura niya later on. So yan po yung mga NFTs ng ating games. Okay? So example is itong si Sakwan bot natin. Ayan. So pero later on makita mo ang kailangan lang naman natin yung mga attributes na pinag-usapan natin dito sa ating pinaka pitch deck naman sa kanya. Okay? So yung roadmap, ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na since last year pa nag-umpisa itong games natin, October to December. And then ngayon, tapos na tayo sa Q1. Nandito na po tayo sa April to June, yung ating timeline sa kanya. So, naka-launch na yung website. Tokenomics, nandyan na. Marketing and partnership is ongoing. Tapos yan, yung pinaka-main feature natin ngayon is yung ating beta testing. So, gusto kong abangan din to para makita natin exactly kung paano siya laruin. So, magkakaroon din siya ng deployment ng kanyang token, smart contract, token sale, official games, game launch, and then game release. Tapos yung game fusion release naman. Tapos guys, by July to September na timeline, so yon yung mga major exchange na po yung gusto niyang puntahan ng listing. Meron siyang staking then later on, pilot program, market expansion, mainstream media, and then lastly is yung ating staking pa rin siya, no? And then PVP most likely. Mini games release naman, and then enhanced version release ng ating games. Ayan. So, pero ngayon, magkakaroon na tayo ng games most likely in the near future. So, nasa, alam ko, 50 million yung ano eh. Mamaya, subukan na. Or 250 million pala yung ating number of tokens dito sa kanya. And then, mapupunta sa play to earn feature natin is 46%. So, the rest, mapupunta sa liquidity at saka sa team members po natin. So, nandito po yung kanyang distribution. So, meron siyang mga lock-in period. So, later on makikita natin yan. Wala pa kasi yung actual na token eh. So, para ma-verify naman natin siya. And then, meron siyang mga frequently asked question. So, isa lang yung token natin, gaya ng sabi ko sa inyo, MTBC, meron siyang 250 million supply. So, yun lang yung pinaka-governing token at saka utility tokens natin. Pang-upgrade, pambili ng NFTs, yan, rent capsules, and then yung ating staking. So, when is the beta test? So, one day na nga lang habang ginagawa ko to, pero most likely, okay na po yan pag na-release ko po yung ating video. How to play the game? So, web-based nga siya. Register ka gamit yung Binance Smart Chain. Pero kailangan mo ng NFT bago mo siya matry. So anyway, makikita po natin yan sa ating beta test. So yung release is P3. Yung P3 natin is, based sa timeline natin is April to June. Lalabas po yung pinaka-main na game natin. Ang starting price natin sa Pancake Swaps is mababa, 0.04. So abangan natin to. How much that is cost to play the game? So ito yung sasabi ko guys, $2 lang, so isang NFT. So gano'ng kaya kalaki yung ano, yung rewards natin sa kanya. What are the different factions? So mga groups to or guilds. So may mga groups po siya dyan nakalagay. Maximum heroes is 18. Tapos yung mga rarity natin, so common, rare, epic, legendary, divine, at saka immortal. Tapos play to earn nga po yung feature niya. Later on guys, ito yung maganda, magkakaroon siya ng ano, scholarship doon sa mga mahilig po sa scholars. Listing, i-announce niya, and then the rest is wala pa naman siyang update dito. Okay? So, yun lang po yung makikita natin dito sa main website. Andito yung mga links, guys. Oh. So, kung gusto mong bisitahin, especially yung mga Discord, kasi may mga
may mga ano sila eh, may mga promos dito, so pwede mong bisitahin. Dito sa ano, sa Twitter, meron na silang mga updates na makukuha naman. Ayan, oh. So join the referral event. So may mga rewards po 'yan na mga tokens. So may mga mechanics na dyan. So may gleam. So pwede mo tignan po 'yan, baka meron pa as of this time. Pero kasi itong review natin is naka-focus tayo dito sa upcoming na beta launching po ng ating game naman. So yung ating pinaka-pitch deck, so yun din lang naman makita mo sa kanya, guys. So yung mga types ng NFTs natin, so nandiyan siya. Tapos yung game modes or yung mga player and features, napag-usapan na rin natin. Tapos yung ating mga scavenger hat. So, silip tayo ng konti dito sa ano, sa white paper. So ganun din naman makikita natin sa kanya. So may mga types ng metabots dito, so pwede mong bisitahin na lang, guys. So mura lang kasi yung NFT natin eh. Meron din siyang tinatawag na bomber fleet. Ayan. So meron din mga scout rangers. So may kanya-kanyang gamit 'yan. So pwede mong bisitahin. Tapos yung gameplay or siguro yung play to earn mechanics natin. So yun na nga po yung mga napag-usapan natin sa kanya. Yung game modes natin is yung ating scavenger hunt. Ayan. So yan din lang naman yung nakalagay sa kanya. Tapos marketplace, magkakaroon siya later on. Yung tokenomics is nandito, same din lang sa nabasa natin. Meron siyang 250 million supply ng ating MTBZ na token naman. Okay? So yun lang naman yung meron dito sa games natin. So ang kulang niya lang, so based dun sa mga nakita ko, guys, hindi natin makita kung docs yung developers ng ating games. Ayan. So kung medyo mahigpit ka, gaya yung sabi ko sa inyo last time, so magpass ka na lang muna kung ayaw mo ng mga games na wala nga po siyang mga, yung mga games na hindi nagpapakita yung ating mga developers. Siyempre, mas mataas yung risk sa kanila as compared kung nakikita po natin yung mga developers ng ating games. Pero medyo excited ako dito kasi yun nga ang promise niya. Parehas na parehas po siya kay BAM Crypto style naman. Okay po. So hopefully nakatulong ulit yung ating review. Double check mo na lang yan. Test natin muna siya kung okay siya. Then saka natin pasukin yung ating gameplay naman. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. See you again sa ating next Crypto Vlog.